Magandang gabi po sa inyong lahat. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Michael. Ipinanganak po ako at lumaki sa probinsya. Pero kasalukuyan ako ngayong nagtatrabaho at naniniraan dito sa Canada. Doon po sa probinsya namin noon ay may nangyaring kababalagan. Nagmula po ako sa malaking angkan. Kilala po ang pamilya namin sa probinsya. Halos lahat kasi sa angkan namin ay nasa politika, mga guro at pulis. Takbuhan rin po ng mga tao ang mag-anak namin. Hindi kami kinakatakutan sa aming bayan, kundi iginagalang. Dahil madaling lapitan at kahit na kailan ay hindi po umabuso sa mga tungkulin. Bata pa po ako nang mangyari ito. Siguro ay magka-14 anyos pa lang ako nung mga panahong iyon. Ang natatandaan ko, nagsimula ang lahat sa sayawan. Kasalukuyan noong nagdiriwan ng kapistahan sa amin. At hindi nawawala ang sayawan kapag may pista. Nagkaroon ng gulo sa sayawan. Nandun ako mismo na mangyari ang gulo. May isa kasing tagaroon sa amin ang nalasing at nagwala. Kilala ring matapang ang layo ng mga ito, kinakatakutan ng karamihan. Kaya yun siguro ang pinanghahawakan niya. Lahat ay kanyang hinamon. Wala siyang sinisino. Ayaw niyang paawat at wala talagang pinapakinggan. Hanggang dumating ang tsuhin at pinsang kong pulis. Pinakiusapan nila ito na kung maaari tumigil na. At kung ano man ang problema ay pag-usapan na lang. Total naman ay magkakalugar lang halos lahat ng naroon. Pero hindi talaga ito nakinig. Ang nasa isip niya, kapag sumunod siya sa pinsan at tsuhin ko ay parang lumuhod na rin siya. At lalabas na siya ay natakot. Kumbaga, para nagkahiyaan na. Pero maganda naman at maayos ang pakiusap sa kanya ng tsuhin at pinsan namin. Kaya lang, iba talagang takbo ng isip nito. Siguro dahil na rin sa siya ay nakainom. At ayaw din talagang pailalim. Kahit pa mga pulis na ang nakikiusap sa kanya. At nangyari na nga ang hindi inaasahan. Nang bigla itong bumunot at paputukan yung mga responding police. Patay kaagad ang isa sa mga kasamahan ng tsuhin namin. Kaya napilitan na rin silang gumanti ng puto at patay na bumagsak sa lupa yung kababaryo namin na nag-amok. Natawagin na lang natin sa pangalang Igme. At muntik pa ngang magkagulo uli nang dumating na ang mga kaanak nito. Akala talaga namin ay magkakagera na. Dahil may dala ring mga baril yung mga kamag-anak ni Igme nang dumating doon sa pinangyarihan. Pero buti na lang at napakiusapan ng kapitan ng barangay. Pero alam na yung magkakamag-anak na hindi titigil ang mga ito hanggat hindi nakakaganti. Kaya binawalan kami noon na maglalabas ng bahay. Binili na nila kami na maging alerto palagi. Pero wala kaming kamalay-malay na may ibang paraan palang nalalaman ang mga ito. Hindi lang pala sila lahi ng mga matatapang, kundi lahi din pala ng mga aswang at mangkukulam. Kaya pala malalakas ang kanilang mga loob dahil sa may iba pa pala silang kakayahan. Na makalipas lamang ang halos 3 araw mula na mangyari yung insidente sa sayawan, ay bigla na lang nagkasakit yung pinsan namin pulis. At ilang araw lang lumipas, ay agad din itong namatay. Doon na nagsimulang maghinala yung ibang mga kamag-anak namin. Dahil hindi pang karaniwan yung nangyari sa pinsan ko. Walang findings yung doktor. Walang nakitang anumang diferensya sa kanyang katawan. Na maaaring maging dahilan ng maaga niyang pagkamatay. Kaya pinatingnan ang bangkay niya sa isang manggagamot na kamag-anak din namin. Pero nakatira ito sa kabilang bayan. At nagkatotoo nga ang kanilang mga hinala. Dahil hindi nga karaniwang sakit ang dumapo dito. Kundi may tao talagang gumawa. At hindi lang iyon ang kanilang nadiskubre. Balak pala ng mga ito na ubusin talaga kami.
Kaya binilihan kami ng kamag-anak namin manggagamot na maging mapagmatsyag lalo na paggabi. Dahil meron daw umaali-aligid sa mga bahay namin. Nung una ay hindi pa nga niya sinabi sa amin kung anong uri ng nilalang ang mga ito. Akala namin mga karaniwang tao lang na gustong gumanti. Pero dahil na rin sa pangungulit ng iba naming kamag-anak na panay ang kanilang pagtatanong, ay sinabi niyang aswang ang mga ito. Doon na naging malinaw sa aming lahat na hindi pala harapan ang gusto nilang laban. Doon pala nila kami nais na daanin. Kaya tinuruan naman kami ng kamag-anak naming manggagamot sa mga dapat naming gawin. At kung papaano namin makokontra yung mga ginagawa nila. Pero malupit talaga yung angkan na nakabangga namin. Dahil kahit sa mismong burol ng pinsang ko, ay hindi nila kami tinigilan. Kaya gabi-gabi ay palaging nagkakagulo. Walang tigil sa bulan. Isang gabi sa bahay namin, tatlong araw matapos naming mailibing yung pinsang ko, ay naramdaman naming mayroong nagpapaikot-ikot. Pero hindi sa paligid ng bahay namin, kundi sa itaas. Dahil nakita pa namin yung alaga naming aso na nakatingala habang patuloy itong kumakahol. At nagpapaikot-ikot din yung alaga namin habang kumakahol, na para bang sinusundan niya yung kanyang nakikita. Kaya mabilis nang ipinag-utos noon sa amin ng tatay ko na kunin na namin yung mga sandatang benditado. Ang nanay ko naman noon ay paulit-ulit na sinasabi ang mga katagampera aswang at sibol. Turo kasi nung kamag-anak namin na mabisang pangontra umano iyon sa mga aswang. Pero napansin namin magkakapatid na hindi pa rin umaalis yung aswang. Ngunit natigil na yung aming alaga at pumasok na ito sa silong ng aming bahay. Pakiramdam namin ay hindi lang iisa ang nasa labas. At nagulat na lang kami nang marinig namin yung aming alaga. Nang silipin namin ito mula sa loob ng aming bahay, ay nakita namin na hinihila na iyon palayo at hindi na gumagalaw. Kaya nakapagsalita ang tatay namin nang hindi maganda. Naapasigaw talaga ito at napamura sa galit. Gusto na nga sana nitong lumabas pero pinigilan lang namin siya ni nanay at ng mga kapatid ko. Naisip kasi namin na lubaring delikado kung lalabasin niya sila. Hanggang sa bigla na lang nilang kinalampag yung dingding ng bahay namin. At sinasadya pa nilang lumika ng mga nakakatakot na tunog. Kaya lalong nagalit ang tatay namin. Para kasing tinatakot nila kami. At dahil doon, kung kaya, nagwala na rin talaga ito sa galit. At hindi na namin ito naawat pa, kahit nga si nanay ay wala nang nagawa. Masyado na raw kasing nakakalalaki, sabi ng tatay namin. Para bang masyado na nila kaming minamaliit. At kinakaya-kaya na lang. Kaya sinundan na lang rin namin si tatay. Pare-pareho kaming may dalamang itak na benditado. Paglabas namin ay bigla silang humilera sa aming harapan. Pare-pareho nangingintab ang kanilang mga katawan. At lahat sila ay mga walang suot na damit pang itaas. At pare-pareho din silang mga nakayapak. Grabe ang pagkakatitig nila sa amin. At kitang-kitang galit sa kanilang mga mukha. Halos hindi nga nila inaalis yung kanilang mga mata sa amin. Yung tatay naman namin noong mga sandaling iyon ay talaga namang galit na rin kung kaya kanya nang sinugod ang mga ito. Pero bigla na lang naglaho ang mga aswang na yon sa dilim. Kaya pinigilan namin si tatay. At sumandal kami sa may harapan ng bahay sa mga kawayang nakabakod sa silong namin. Naisip namin iyon para hindi nila kami malikuran. Inabutan kami nila nanay ng bagakay na pinatulis. Naisip nila mas mabuti iyon dahil mahaba. Para daw, hindi nila kami basta-basta malalapitan. Maya-maya ay may dumating pa kaming mga kamag-anak. At napansin kaagad nila yung mga aswang kaya kanila na yung pinaputukan. Tinamaan nila ang dalawa sa mga ito. Laking pasalamat ko talaga dahil tingin ko ay dihado kami noon sa laban.
Bata pa kami pareho ng kuya ko kumpara sa mga aswang na sumugod sa amin. Tapos nagagawa pa nila maglaho ng mabilis sa dilim. Iminungkahi nung tsuhi namin pulis sa tatay namin na wag na raw palipasin pa ang gabing iyon. Na dapat daw ay sumugod na kami sa kanila. Dalhin daw namin ang laban sa kanila at wag sa aming mga bakuran. Ina raw ang magandang pagkakataon. Kaya ganun nga ang nangyari. Sumugod kaming lahat ng mga lalaki doon sa kanila. At ang hindi nila alam ay may dala pa kaming mga galong-galong petrolyo. Sabi kasi nung kamag-anak naming manggagamot, bukod sa pagtagpas ng kanilang mga ulo, ay mahinang mga ito pagdating sa apoy. Numero uno daw nilang kalaban ito. Yun lang daw ang dalawang paraan para mapatay ang mga aswang. At hindi inaasahan ang kanamin ang nangyari. Sumuko sila at nakiusap. Pero hindi pumayag yung tsuhi namin pulis dahil sa ginawa ng mga ito sa kanyang anak. Nalaman namin na yung dalawa pala nilang kaanak na tinamaan ay maluba at nasa peligro ang kanilang mga buhay. Mahalaga para sa kanilang angkan ang dalawa nilang kaanak na yon. Sabi pa ng mga ito, para maniwala daw yung tsuhi namin, ay aalis na lang sila doon sa aming lugar. Ang gusto lang daw nila ay mabuhay yung kanilang kaanak at wala nang malagas pa sa kanilang angkan. Nung huli ay pumayag na rin yung tsuhi namin. Pero kailangan nilang umalis lahat doon sa aming bayan. Tumupad naman sila sa usapan. Sabi nung kamag-anak naming manggagamot, hindi na nila nagawa pang lumaban dahil dun din pala kumukuha ng lakas sa mga ito sa dalawa nilang kaanak na siya nangunguna sa kanila. Ito pala ang dalawang pinakamataas sa bahagdan ng mga namumuno sa kanila. At dun na natapos yung paghahari-harian nila sa lugar namin na hindi namin akalaing lahi pala ang mga ito ng aswang at mangkukulam. Kung kaya sobrang lalakas ng kanilang mga loob. Nung umalis sila, ay ginawa nila ng parang duyan yung kanilang dalawang kaanak. Doon nila sila pinahiga at binuwat nila ang mga ito. Ang nakita namin nakahiga ay pareho ng matanda. Puting-puti na ang mga buhok. Habang yung isa pang ay halos makalbo na. Sabi nung kamag-anak namin na manggagamot, yun daw ang totoong anyo ng mga ito. Bumabata lang daw dahil sa bisa ng kanilang orasyon at ginagawa mga ritual. At may kinalaman din ang kanilang mga kinakain. Pero kapag nasusugatan ng maluba, ay lumalabas ang tunay na anyo. Ang balita namin, nagpangalat sila. May nagpunta ng Mindoro at Batangas. Habang iba naman ay sa Bicol na padpad. Pero mula noon hanggang ngayon, ay wala na po akong nabalitaan doon sa amin. Tungkol sa mga aswang at mangkukulam, naging tahimik na yung aming lugar. Hindi katulad nung kasagsaga ng alita namin sa kabilang angkan. Hindi ko na kasi idinitali pang masyado pagkatahaba lang ng sobra ang aking kwento. Pero noon ay wala talagang katahimikan sa bayan namin na parabang normal na lang ang gulo. At yan po ang karanasang nais ko pong ibahagi sa inyo. Sana po ay inyong nagustuhan. Marami pong salamat. Kumusta po kayong lahat at magandang gabi po. Ako po si Romel, isa ring OFW, at nais ko lang ring ibahagi itong nakakatakot na karanasan ko noong ako po ay bata pa. Ang pangunahing ko pong motibo kung bakit ko nais na ibahagi itong aking karanasan ay para makapagbigay aral po sa lahat na makakarinig nito, na umaasa ako na inyo itong kapupulutan ng aray. Nung mga panahong iyon, ay nangungupahan pa lamang kami. Bali dalawang palapag yung paupahan na yari lamang sa kahoy. Dekada 80 ang ito po ay mangyari. Bali sa itaas ay 4 na kwarto, pero 2 na lang ang may umuupa.
pagkat lumipat na yung dalawang pamilya. Sa katabing kwarto naman namin, ang umuupa ay yung matalik na kaibigan ng tatay ko na isang matandang binata. Madalas itong wala pagkat palaging nasa biyahe. Isa kasi siyang truck driver. Bali yung inuupahan namin ay nasa bandang dulo at walang ilaw yung pasilyo. Kung kaya, madilim kapag gabi. Kapag inuutosan ako ng mga magulang ko, ay natatakot talaga akong dumaan doon. Pakiramdam ko kasi ay parang lagi akong may makakasalubong. Kung minsan naman, naiisip ko na baka bigla na lang bumukas yung pinto ng mga bakanting kwarto at pagkatapos ay bigla na lang akong haplutin. Kaya ang ginagawa ko, binubuksan ko yung pinto ng inuupahan naming kwarto at kinakalangan ko para magbigay ng konting liwanag kahit papaano doon sa may pasilyo. At tumatakbo talaga ako kapag dumaraan doon. Isang gabi, nang muli akong utusan ng nanay ko na bumili sa tindahan, ay nagulat talaga ako nang may makita akong figura ng isang babae na naroon sa may maliit na bintana ng pasilyo. Para iyong nakasilip sa may bintana at hindi iyon gumagalaw. Kaya natakot talaga akong umakyat. Ang ginawa ko, umikot ako doon sa may iskinita at sumigaw ako. Tinawag ko si nanay sa may bintana namin upang sunduin ako. Sinabi ko rin sa kanya na mayroong babae na nakatayo doon sa may bintana ng pasilyo. Nagalit ang nanay ko sa akin dahil kanina pa raw niya hinihintay yung pinapabili niya sa aking betchin. Pero sinundo niya pa rin ako doon sa may hagdanan. Pinagalitan niya ako at sinabing wala namang babae na naroon. At doon siya nakatayo mismo sa kung saan ko sinabi na may babae. Pagpasok namin sa loob ay pinagsabihan niya ako na iwasan ko ng manood ng mga palabas sa telebisyon dahil kung ano-ano na raw yung pumapasok sa isipan ko. Gustuin ko mang ipaglaban at ipagpilitan kung ano yung aking nakita ay hindi naman ako binigyan ng pagkakataon ni nanay. Kung kaya, nanahimik na lang ako. Minsan, nang magkaroon ng pagpupulong yung mga guro namin sa paaralan, ay maaga kaming pinauwi. Sa takot ko na umakyat doon sa bahay namin, ay minabuti ko na lang na makipaglaro muna sa mga kaibigan ko sa labas. Hanggang sa makaramdam na ako ng gutom, sinubukan ko pa iyong tiisin pero makalipas lang ang halos isang oras ay hindi ko na talaga kinaya. Kaya naisip kong umakyat na doon sa inuupahan namin. Naisip ko na bahala na. Nilakasan ko yung aking loob. Pero nang nasa harapan na ako ng hagdan, ay bigla akong natigilan. Nagdalawang isip ako. Bigla akong kinabahan. Kaya bumalik ako at niyaya ako yung isang kaibigan na magmeryenda. Para hindi niya ako asarin at kantsawan, hindi ako nagpalata na natatakot ako kung kaya nagpasama ako sa kanya. Nang nasa harapan na kami ng pintuan nung inuupahan namin, ay nagmamadali ko ng kinuha yung susi na nasa aking bulsa at binuksan yung kandado. Nang nakapagmeryenda naman na kami, ay nagpaalam na siya sa akin at bababa na raw siya. Hindi ko naman na siya pinigilan pa at hinatid ko siya sa harapan lang ng pinto namin. At isinara ko na kaagad yung pinto. Makalipas ang ilang minuto, bigla ako nakarinig ng mga yabag. Tumayo ako
at tininaan ko pa yung TV para marinig ko yung mabuti. At totoo nga, yung aking narinig. Mga yabag iyon na parabang nagpapabalik-balik doon sa may pasilyo. Nung una ay para lang iyong naglalakad. Pero habang tumatagal ay tumatakbo na iyon. Gusto ko sanang malaman talaga kung sino yung nasa pasilyo. At mapatunayan ko na rin kung tao ba talaga iyon o multo. Pero natakot ako. Kaya sa halip na buksan ko yung pinto at silipin iyon, ang ginawa ko ay umakyat ako sa may pasamano ng dingding at doon ako sumilip sa itaas. Hindi kasi nakasagad sa kisame yung pagkakayari ng dingding. May mga kahoy lang na inilagay na magkakatabi na siyang nagsisilbing mga harang sa puwang noon sa itaas. At nagulat talaga ako pagkat wala akong nakitang naroon sa may pasilyo. Kaya takang-taka talaga ako at nangilabot. Dahil patuloy ko pa rin naririnig yung mga yabag. Mabilis akong bumaba at nagpunta sa may sala. Makaraan ng ilang oras ay dumating na rin ang nanay ko. Nagsumbong ako sa kanya. Wala akong sinayang na sandali. Sinabi ko kaagad kung ano yung aking nasaksihan. Pero nagalit siya sa akin dahil hindi pa nga raw siya nakakaupo at pagod na pagod pa sa trabaho. Ay sinalubong ko na kaagad siya ng maganong uri ng kwento. Aaminin kong may kasalanan din naman ako. Kung kaya hinayaan ko muna siyang makapagpahinga. Pero nang muli kong ulitin sa kanya yung tungkol sa kababalagang nangyayari doon sa inuupahan namin, ay hindi pa rin ito naniwala at pinagalitan ako. Sumama talaga ang loob ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ayaw niya akong pakinggan at paniwalaan. Palagi niyang iginigit sa akin na ilang taon na kaming nakatira doon at niminsan ay wala naman daw siyang naramdamang ganon o nakakita man lamang ng kakaiba tulad ng mga sinasabi ko. Ang totoo, napaisip din ako nang marinig kong lahat ng iyon. Hindi ko rin alam kung bakit nga bigla na lang nangyari ang mga bagay na iyon. Dati-rati naman kasi ay wala akong nakikita o nararamdamang kakaiba. Kaya hindi ko alam kung ano ang pinag-ugatan o bakit nagsimula yung mga kababalagan na iyon sa inuupahan namin. Hanggang sa bigla kong maalaala yung nangyari sa akin. Isang buwan kasi bago ang mga kaganapang iyon ay nahulog ako doon sa hagdan. Mataas yung hagdan, mga 12 baitang din siguro. Napilayan ako noon at dinala ako nila nanay sa kilalang manghihilot sa lugar namin na si Mang Tony. Mabait si Mang Tony. Buto lang isang paa nito kung kaya madali mo siyang makikilala. Habang inihilot niya ako noon ay may itinanong siya sa akin. Paano raw akong nahulog doon sa hagda namin? Sinabi ko naman sa kanya na natalisod ako kung kaya nawala ako sa balanse at dumiretso ako doon sa hagdan. Nakita ko tumango-tango siya pero parang hindi siya naniniwala sa mga sinabi ko at napabuntong hininga pa nga siya. Kaya naisip ko nung gabing iyon habang pinapagalitan ako ni nanay na baka may kinalaman yung pagkakahulog ko doon sa may hagdan at baka may alam din si Mang Tony sa mga nangyayari. Kaya kinabukasan
Pagkagaling ko sa paaralan ay nagpunta ako sa bahay ni Lamantoni. Naabutan kong may nagpapagamot sa kanya, kung kaya matyaga ako naghintay. Nang matapos na si Mantoni, ay hinatid niya na sa labas yung kanyang pasyente at nagulat siya nang makita ko. Pero parang alam na niya kaagad kung bakit ako naroon. Pinapasok niya ako at pinaupo. Tinanong niya ako kung kaya raw ba ako naroon ay dahil sa makakaibang nararanasan ko. Nagtaka talaga ako kung paano niyang nalaman niyon. Napatango na lang ako. Sinabi niya sa akin na hindi siya naniniwala na aksidente ang pagkakahulog ko sa hagdan. Dagdag pa niya, siya ay may kakayahang makita ang mga nagdaang pangyayari. Yun daw ang isa sa mga mabubuting ipinagkaloob sa kanya bukod sa panggagamot. At nang dumampi ang kanyang kamay sa aking binti sa unang pagkakataon, nung ipinagamot ako nila nanay sa kanya, ay mayroon daw siyang nakita. At hindi umano iyon mabuti. Ipinagtapat sa akin ni Mantoni na yung bahay na inuupahan namin ay nababalot ng mga masasamang espiritu. At kanya akong pinag-iingat. Sinabi rin niya sa akin na dahil sa pagkakahulog ko sa hagdan, ay nabuksan yung natutulog kong kamalayan nang mauntog at tumama sa matigas ang aking ulo. Yung binabanggit ni Mantoni na nabuksan sa akin ay kilala ng marami bilang third eye. Nang magtanong ako sa kanya kung papaano ko malalabanan yung mga sinasabi niyang masasamang espiritu, ay malinaw ang naging tugon niya sa akin. Wala. Wala raw akong dapat na gawin dahil wala akong magagawa para malabanan ang mga ito. Pagkat wala umano akong sapat na kakayahan, ang pinakamabuti at tangi ko raw magagawa ay ang kumbinsihin ang aking mga magulang na lumipat ng bahay. Lisanin na raw namin yung inuupahan naming bahay na iyon. Kung kaya kinagabihan mismo nung araw ding iyon, ay kinausap ko ang aking mga magulang at kinumbinsi ko sila na lumipat. Hindi sila makapaniwala na nasabi ko ang mga bagay na iyon. Pero ayaw nilang maniwala sa akin. Kahit pa nga nung huli, ay ipinagtapat ko sa kanila na aking nakausap mismo si Mantoni at siya ang nagpayo sa akin. Dahil doon ay wala na akong nagawa pa kundi ang maghintay na lamang sa kung ano ang mga susunod na mangyayari. Nilakasan ko na lang yung aking loob. Nagsimula na akong makakita ng mga anino at makarinig ng mga nakakakilabot na tinig. Pero hindi doon nagtapos ang lahat. Nang minsang utusan ako uli ni nanay isang gabi, ay doon na nangyari yung pinaka kinakatakutan ko. Tulad ng nakakagawian, kapag ako ay inuutusan, binuksan ko yung pinto namin at kinalangan ko para magkaroon ng liwanag kahit paano doon sa may pasilyo. At madali rin ako makakapasok kapag ako ay bumalik na. Dahan-dahan ako naglakad sa pasilyo na nakikiramdam at nakarinig ako ng yabag sa loob ng magkabilang kwarto na wala nakatira, na para bang sinusundan ako sa aking paglakad. Nang bigla na lang may humawak sa aking binti, kung kaya napasigaw talaga ako ng malakas at bigla akong kinaladkad sa pasilyo. Pero wala akong ibang nakikita na naroon. Maya-maya ay sumilip si nanay sa may pinto at nakita niya akong hinihila na sa may pasilyo. Napatakbo siyang bigla at sinubukan akong hawakan, pero nahuli na siya. Pagkat naramdaman kong
Naroon na ako sa may hagdan. At iyon ang huli kong natatandaan. Tumama ang ulo ko sa may baitang at nagdilim ng buong paligid. Nang magkamalay ako, ay naroon na ako sa ospital sa Pasig. Nakilala noon bilang Rizal Provincial Hospital. May benda na ako sa ulo at may mga gasa ako sa binti at braso. Ilang araw din pala ako nawala ng malay at nakatulog. Nakita kong umiiyak si nanay nang lumapit sa igaan ko. Panay ang paghingi niya sa akin ng tawad dahil hindi niya ako pinaniwalaan. Hinanap ko sa kanya si tatay. Sinabi niya sa aking abala daw ito sa paghahanap ng bagong bahay na aming malilipatan. Nang lumabas ako sa ospital, ay niyaya ko mga magulang ko na bumisita sa lugar namin dati. Hindi para puntahan yung dati naming tinitiraan, kundi para bumisita kay Ma'am Tony at magpasalamat. At may ginawa sa akin si Ma'am Tony nang kami ay magkita. Kanya akong hinulaan. Sinabi niya sa akin na sa pagsapit ko ng 17 ay mayroon ako matutuklasan na kakaibang kakayahan. At nasa akin na roon pagpapasya kung akin iyong tatanggapin at tatahakin ang landas ng panggagamot o hindi. At nagkatotoo nga ang kanyang mga sinabi. Dahil lang tumuntong na ako ng 17 ay nagumpisa na akong makakita ng mga pangitain. Mga pangyayaring magaganap pa lang sa inaharap. Namangha ako nung una pero habang lumilipas ang mga araw ay bigla ako nakaramdam ng takot. Hindi ko yon kinaya. Dahil kapag nangyayari iyon ay parang naroon ako mismo. Na habang nagaganap ang mga nakakakilabot na pangyayari ay naroon ako at kabahagi mismo. Kaya kapag may sinasabi o ikinikwento sa inyo ang inyong mga anak ay matuto po tayong makinig at maging maunawain. Lawakan natin ang ating mga pangunawa sa kanila bago pa mahuli ang lahat. Ayon sa nagpadala ng kakaibang karanasang ito, isa rin siya sa masugit nating tagapakinig na halos kalahating taon na rin nakasubaybay sa ating programa. Sabi niya, siya man ay lumaki din sa probinsya at mahigit 40 anyos na sa kasalukuyan. May ilan siyang mga naranasang nakakatakot nung siya ay nasa probinsya pa. Isa na rito ay nung maiwan sila magkakapatid sa bahay na magpunta ang kanilang mga magulang doon sa kanilang kaanak sa kabilang bayan. Tatlo sila noon na naiwan sa kanila. Bali pangalawa ang ating sender sa kanilang magkakapatid. Natatawagin na lang natin sa pangalang Emong. Ang bunso nila noon ay si Kado at ang panganay naman ay si Iking. Pagabi na ay wala pa rin ang kanilang mga magulang. Kaya pagkatapos nilang mag-igip ay nagsibak na rin sila ng karagdagang panggatong. Sila na lang ang maghahanda ng kanilang hapunan. Nang unti-unti nang kumakalat ang dilim ay nagsindi na sila ng lampara at nang makaluto na ng kanilang pagkain ay kumain na sila. Matapos iyon ay naupo si Emong at Kado malapit sa bintana. Inabangan nila yung pagdating ng kanilang mga magulang habang si Iking naman ay abalang-abala na hinuhugasan yung kanilang mga pinagkainan. Nang bigla na lamang naramdaman nilang nauga nang malakas ang halos kabuuan ng kanilang bahay.
Bagaman yari lang ito sa ilang kahoy at kawayan, ay matibay naman ang pagkakayari. At hindi basta-basta, mauuganang ganun-ganun na lamang. Katunayan, ay saksi na rin ang bahay nilang iyon sa ilang mga malalakas na bagyong dumaan. Pero, hindi naman iyon nabuwal. Katunayang matibay ito. Kaya nagtaka sila kung ano ang dahilan kung bakit naugayo ng ganon. Napadungaw pa nga noon sa bintana si Emo na kanyang inilabas ang ulo upang sumilip, pero wala naman siyang nakita. Pagkaraan noon ay nasundan iyon ng tila ba mga tuyong dahon na natatapakan. Rinig na rinig nila iyon dahil sa tahimik ang gabi at tanging mga kulisap lang naman at kuliglig ang kasalukuyan noong humuhuni. Kaya mabilis nilang naisip na mayroong tao na naglalakad. Pero kinabahan si Emo dahil naisip niyang kung tao nga iyon, di sinsanay tumawag na ito. Wala kasi silang alagang aso noong mga panahon iyon. Kaya walang kumakahol para magbigay sa kanila ng palatandaang mayroong tao. At dahil nga sa hindi magandang pakiramdam na iyon ni Emo, kung kaya mabilis niyang ibinaba ang bintana at isinara yung mabuti. Ang sara noon ay dalawang kawayan na isinusuot sa lubid. Nang makita naman siya ng kanyang kuya Iking, ay mabilis naman itong tinakbo yung kanilang pintuan upang tsaking nakasara din iyong mabuti. At pagkatapos ay inaya sila nito doon sa kanilang silid. Naisip niya marahil na mas ligtas sila doon, pero nagkamali siya dahil bigla na lang kumalabo yung isang bahagi ng dingding. Nakapwa sila na patingin ng sabay-sabay na magkakapatid. Buti na nga lang, bagaman yari lamang sa pawid ang kanilang dingding, ay nasusuporta naman ito ng makakapal at malalapad na tabla paikot. Yun nga lamang ay may mga pagitan ito na kasya ang kamay ng tao. Nang makita nga nila na tila ba binabayo yung isang bahagi ng dingding nila doon, ay nagpasya na silang lumabas ng kanilang kwarto at nagpunta na lamang sila doon sa may sala. Pero nakita naman nilang umuuga yung kanilang pintuan na tila ba mayroon ding nagpipilit na makapasok doon. Kaya naisip nilang hindi lamang isa yung nasa labas. Nung puntong iyon ay abot-abot na ang kaba nilang magkakapatid. Napapasigaw na sila noon na nagtatanong kung sino ang mga ito at kung ano ang kanilang pakay. Pero hindi naman sila sumasagot. Sinubukan din nilang sumigaw na nanghihingi ng tulong sa pag-asang baka may mapadaan at matulungan sila. Ngunit bigo silang magkakapatid. Nagpatuloy pa umano ng ilang minuto yung ganong tagpo na umiiyak na ang kanilang bunsong kapatid dahil sa matinding takot na nararamdaman ito. Kaya humawak na si Emo at ang kanyang kuya Iking ng itak. Nasabi nila sa kanilang sarili na bahala na. Nang bigla na lamang may lumusot na kamay doon sa dingding. Maitim iyon na mabalahibo, ngunit sigurado silang kamay iyon ng katulad ng sa tao. Ngunit may mahaba iyong mga kuko na dahil pa nga sa haba noon ay nakabaluktot na ang mga ito.
Makapal ang mga iyon at matutulis. Paglalarawan pa ni Emo. Nang lumusot iyon sa pagitan ng dalawang tabla, nang mabutas yung pawit at nabali yung kawayan na sa porta nito, ay nahawakan noon ang kanilang bunsong kapatid na si Kado, na napahiyaw ito ng todo dahil sa sobrang pagkagulat at takot. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanilang kapatid at pilit na hinila papunta sa gilid ng dingding. Mabilis namang kumilos si Emo at maagap na nahawakan si Kadog, habang si Iking naman ay mabilis iyong tinaga. Pero para umanong makapal na goma iyon sa sobrang tigas, na nakita pa nilang tumalbog lamang yung matalas na itak ng tumama sa braso noon. Pero binitiwa naman ito si Kato. Matapos iyon ay biglang tumahimik ang paligid. Tila ba humupa ang lahat. Nakiramdam sila na dahan-dahang iginagala ni Emong ang kanyang mga mata, paikot, na itinutuong mabuti pati ng kanyang pandinig. Wala na nga, wala na ang mga ito. At tuluyan nang natahimik at bumalik sa dati ang lahat. Pero nang mabaling ang kanilang paningin sa kanilang kapatid, ay nakita nilang nakahiga na ito sa lupa at nawalan ng malay. Pinagtulungan nila itong ipinasok sa kwarto. At nang mahiga, ay nagpainit sila ng tubig. Kanilang pinunasan ang kapatid. Napansin nilang humihinga naman ito at mayroong pang pulso. Naisip nilang marahil ay dala lamang ng matinding takot na naranasan ito, kung kaya bumigay at nawala ng malay. Kaya naisip rin nilang marahil ay nagpapahinga lamang ito. Nang matiyak nila Emong na payapa na ang lahat, ay nahiga na rin sila at nakatulog na rin kinaumagahan. Madilim-dilim pa nang magising si Emong dahil sa malakas na pagsigaw ng kanyang kuya Iking. Mabilis siyang napabalikwas at napabangon. Nakita niya ang kanyang kuya na nasa tabi ni Kado at niyayakap ito. Wala na ang kanilang bunsong kapatid. Nangingitim na ang mga kuko nito at putlang-putla na ang mga labi. Naanimoy wala ng dugo. Malamig na rin ito ng kanyang mahawakan. Matinding kalungkutan ang naramdaman ni Emong. At parang hindi pa siya makapaniwala na totoong nangyayari iyon ng mga sandaling iyon. Napahawak pa siya sa kanyang ulo. Napilit hinahanapan ang sagot kung paano nangyari iyon sa kanilang kapatid. Talagang ipinagtaka nila iyon ng kanyang kuya Iking. Halos magtatanghalian na nang dumating ang kanilang mga magulang. At laking gulat ng mga ito nang makita ang walang buhay nilang anak na si Kado. Naroon na rin ang ilan nilang mga kababaryo at kaanak na hininga ng tulong ni Emo. Noong mga panahong iyon, bagaman uso ng imbalsamo, ay hindi naman makapunta yung imbalsamador na tagapayan sa kanila dahil sa sobrang layo. Kung kaya ang kanilang mga patay ay nakahiga lang sa banig habang ginagawan ng ataol. At hindi na lang nila pinapatagal upang hindi bumaho. Base sa mga usap-usapan, habang inihanda ang kabaong ng kapatid nilang si Kado, luba umano talagang delikado yung mga aswang na dumali sa kanilang kapatid. Sabi pa ng mga taong naroon,
ay bihira naman umano umatake ang mga ito. Ang huling pangyayari pa nga na kanila umanong natatandaan na katulad noon ay mahigit 20 taon na umano ang nakakalipas. Pero siguradong may pumapanaw kapag bumababa ang mga ito upang umatake. Dahil kung hindi ka man nila makuha sa hawak pa lang ay tiyak na ikamamatay mo na. Ang sunod na naranasan ni Emong ay nung mayaya naman sila ng kanyang kuya Iking sa isang handaan. Kung hindi raw siya nagkakamali ay binyagan iyon. Tanghaling tapat nang dumating silang magkapatid doon sa okasyon, nagkakarami na ang mga tao at abala nang kumakain. Kamag-anak ng kanilang ina, yung nanay ng batang bininyagan. Bali pa mang kinila Emong yung bata. Pagdating nila ay agad naman silang inasikaso at pinakain. Habang kumakain sila ay napasulyap si Emong sa kanyang likuran. Hindi rin niya alam kung ano nagtulak sa kanya upang gawin iyon. Basta naisipan lang niyang lumingon sa kanyang likuran. At doon niya nakita ang isang di pa naman katandaang babae na nakatayo at tinitigan siya ng masama. Nasa palagay ni Emo ay kanina pa talagang nakatitig sa kanya habang siya ay nakatalikod. Kaya ipinagtaka niya iyon dahil sa hindi naman niya ito nakikilala. Ang totoo nga ay noon pa lamang niya ito nakita. Binawi niya yung kanyang pagkakatitig sa babae at ibinalik na ang atensyon sa pagkain. Di na lang niya pinansin iyon. Inisip na lang niyang marahil ay napagkamalan lamang siya nito. Kaya ipinagkibit-balikat na lang iyon ni Emong. Nang bigla siyang may napansin sa kanyang kinakain. Kung bakit tila ang kunat ng pagkain na nasa kanyang bibig. Kanina pa niya iyon ginunguya pero parang walang pag-asa na kanya iyong maturog. Kaya pasimple niya iyong iniluwa. At nagulat siya nang bumagsak iyon sa lupa. Sigurado siya sa kanyang sarili na balat iyon ng tao. Sariwa iyon at tila sa parting ari iyon nagmula kung kaya napakakunat. Napatayong bigla si Emong at nang marating niya ang kasagingan ay pinilit niyang dukutin ang lalamunan upang sumuka. Napahawak siya sa isa sa mga punong naroon habang inilalabas ang kanyang kinain. Habang patuloy siya sa ginagawang pagsuka ay napansin niyang may paparating. Nakita niya yung mga paang papalapit sa kinaroroonan niya at nang mag-angat siya ng kanyang muka ay bagya pa siyang napatras nang makita ang babae na nasa kanyang harapan. Nakakatakot ang mga mata nito na ang liit ng itim na bilog at gumisi ito na nakakaloko. Kung kaya lumitaw yung mga sira-sira, marumi at nabubulok na mga ngipin nito. At inalis pa nito yung nakapandong na belo sa kanyang ulo. Kung kaya tumambad kay Emong yung parang naaagnas na ulo nito na mayroong malaking sugat at tila ba nalalagas ang kanyang mga buhok. Dahil sa mga nakita ay napatakbo si Emong pabalik doon sa handaan. Niyaya niya ang kanyang kuya Iking na umuwi na sila. Naipinagtaka naman nung isa at tinanong siya kung bakit. Sinabi naman ni Emong na tsaka na lang niya sasabihin. Ang mahalaga raw ay ang makaalis na sila mula doon. Pero hindi pumayag si Iking. Kung kaya
wala ding nagawa si Emong, kundi ang manatili doon at hintayin ang kapatid. Nabalak pa yatang makipag-inuman kung kaya ayaw pang umuwi. At ganun na nga ang nangyari. Nakipag-inuman si Iking. Na dahil sa may inip lang rin naman si Emong sa kahihintay sa kanyang kuya, kung kaya naisipan niyang makitagay na rin. Habang nakikipag-inuman sila, ay biglang sumulpot na muli sa harapan ni Emong yung babae. Pero mga ilang di pa ito mula sa kanila. Natigilan si Emong at hindi kaagad na inom yung kanyang tagay. Pero kakaiba ang kanyang nakita noong sandaling iyon. Ibang-iba kaysa sa kanyang nakita noong una. Bumata ang babae at tila gumanda. Nawala yung mga sugat at kuminis din yung kanyang mga balat. At hindi na rin parang nalalagas ang buhok nito. Sigurado si Emong na hindi pa siya lasing noon, sapagkat nakakailang tagay pa lamang siya. Pero aminado, naguguluhan siya at hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Hanggang sa bigla na lang maglaho yung babae na lalong ikinagulat ni Emong, na nanlaki talaga ang kanyang mga mata. Dito po pansamantala nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.